Nay. Ay, pinakalit. Have a nice day, buddies. This is Chris Sniper. Nandito tayo sa isang site ngayon sa Mindanao. At sa itong historical place dahil malapit sa landing ni MacArthur. Okay, so ito yung BBM na nakikita natin ngayon. Unahin na natin to. Ito siya. So hindi pa na-remove ito. Ito pa yung original position ng bato. So kung pansinin natin, paglinis nito, nakikita itong ROA. So, ah, dito ko. Okay. So ito siya. Saka may dalawang diamond at isang triangle. Okay. So, pag makita tayo ng ROA na nakaukit, i-check muna natin sa 83 grams. Dahil pag hindi tatama, decoy marker yan. Pero ito, i-check natin sa kumpas kung anong direction ito. Ayan. So, tama siya. Ang direction niya is 270 degrees due west or code 7. So, ngayon, ang gagawin natin, i-check pa rin natin itong isang bato. So, ito yung reference point sa bird's eye view. So, kung saan ang shadow method ang gagamitin natin, pagtatayo ang tao dito, tatama pa rin ang shadow. Anong oras? Secret. So ito, talagang ginagawa to ng mga Hapon dati. Yan. Tawag nito catted eye. Bilog na ginanya ng cat. So ibig sabihin yan. Yan. 3 meters lang yan. Deposito. Okay, so diretso na tayo. Ito, catted eye pa rin to. Bilog na may kinakat. So, dalawa siya. So, dalawang deposito. Kaya may given dito na dalawang diamond box. Yan. Na nakapasok sa chamber. Tapos, nilagyan ng direction papuntang west. So, next natin na gagawin sa pag-remap, sukatin natin ang aro. So, ito yan. Yan. Balang, ma'am. Kita ko yan. Pa, so, yun ang aro. So, galing dito, hanggang sa dulo, 6 feet. Sorry, 6 inches. Okay? So, 6 inches to. Yan. So, ang 6 inches is converted into feet. 6 feet. So, 6 feet galing dito, due west, sukatin natin para na sa target deposit. Dulo ng aro. Ayan. So dito tatama. Ito. Ito ang staka na. Ito yung 6 feet galing sa aro. Okay? So, ilagay mo sa catted eye. Ayan. Ayan. Galing sa catted eye, ito na, 9 feet. So, 3 yards. Or, pag mag 3 meters ka, may exist na konti. So, pero ito siya, exactly 3 yards galing sa catted eye. Yun ang given. Tapos galing sa aro, dyan, 6 feet. Ulit. Yan. Dito. So, dito tayo ngayon mag check sa coordinate marker. So, galing sa dulo ng itong big boulder na to, yan. Inches or more than 3 feet. Tapos ito, isa din tong coordinate marker. Yan. Galing sa dulo niya, ng dito, 40 inches din. So ito yung intersection ng dalawang marker. So ito na yung target natin ngayon. So, ito yun ang pag-remap. Tapos, mayroon pang isang old tree dito.
Sa tabi ng old tree, mayroong elemental marker na may slash. Ito. Ginawang slash to. Yan. Kasya yung daliri. Tapos may mga spokes pa rin. So galing dito, pag magkumpas tayo, papunta doon sa target natin, due east. Elemental marker is wood element. Code 3, code 4 yan. So pag code 3, due east siya. So tama to na marker. Ilang marker to, katabi na puno na old tree. Galing naman sa puno, pag sintruhin natin yung puno, yan, sa 9 codes, tatama yan ng 81 degrees. So pag 81 degrees, special deposit yan. Japanese special deposit. So ito na yun ang target dig site natin. Tapos para accurate din, sukatin din natin galing doon. So dapat 12 feet to sinaka east west alignment. Yan. Ano dito 12 feet? So 12 feet siya. Yan. Okay. So ngayon, dito na tayo gagamit ng mga instruments. Kahit walang detector, okay na to. Kasi 3 feet to 5 feet may tinatawag tayong hidden trail marker. Tulad ng yung hinawakan ni John Phantom na ano, gold bar sign. So ito na yung target natin. Coordinated lahat galing sa elemental marker, galing sa arrowway na mga big boulder, tapos sa coordinate marker. Ito yung target natin. So ngayon ang gamit ng Japanese wand or bobber wand, kahit anong pangalan nyo, basta ginagamit pang checking lang ito para makuha natin yung dimension. So para malaman ang sukat ng ionization ng gold items, so dito tayo mag-start. Pag detect, ganito lang siya, vertical positioning. Yan. So yan siya. Dalaw lang niya yan. So mga hindi pa marunong, mag-practice kayo. Practice makes perfect. Yan. Angle ka na din sa kabila para hindi ka madikoy. Yan. So ngayon, kunin na natin ang dimension. Ah, dito dididik na siya. Yan. Ito, ginawa na natin ang estaka. Dito. Tapos sa kabila. Dito. Okay. Dito yung last. Yan. So pag makuha na natin ang dimension ng item, i-check natin ang orientation yan. Dahil lahat ng mga item na pag-aplastar, nakaayon pa rin yan sa 3 grams. Tulad dito. Ayan. So kanto to kanto, east west alignment. Ayan, east west. Dito naman sa isang kanto niya, ayan, north south. So ibig sabihin, sakto ang pagka-plaster ng item. So, mag-check sa natin sa wand dito. Ayan, makukuha na niya lahat. So, ibig sabihin, ito na yung dig site. Dig spot. Or dig spot. So, next bog nito ay ang trenching o ang pag-test dig. So, sukatin natin dimension ng ionization ng gold is 1 foot, then 1 foot. Yan. So naka-box type, 1 foot by 1 foot. So ganyan ang pag remap. Next nito is ang pag-test dig na, pero confidential na yon. Remap line, tingnan nyo. Again, salamat buddies sa time. At tandaan palagi, huwag sirain ang mga markers para hindi mawala. Kahit walang markers, pa-check pa rin natin. Pero para sa mga baguhan, dapat na lang huwag sirain ang mga markers. Maliban kung na-remap na. Dog site. Ano? Dog site. Dog site. Ah, dog site to. Dahil may aso daw. Oh, yan. Dog site. Okay? Again, this is Chris Sniper. Patuloy lang tayo sa mga exploration. At tandaan, huwag maghukay kung hindi sigurado para hindi maubos ang pera nyo. At hindi masayang ang pagod at hirap.
Dahil tatawanan lang tayo ng mga Japanese niyan pag malihis tayo. Gastos tayo ng milyon tapos walang makuha. Ito kunting gastos lang pero sigurado na may tatamaan na item. Bansai and eat, sleep and explore. Bansai. Dab-dab. Upload na mo.